Rosie Flair 125, isa sa mga scooter na pwede mong pagpilian pag naghahanap ka ng pang-daily service. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Attractive din naman ang pagkakadesign nitong kanilang Rosie Flair 125. At habang aking tinititigan dito sa bandang ibaba, no, very sharp din yung kanyang mga edges. At nagkaroon po siya rito ng carbon finish hanggang rito po sa bandang ibaba rito sa kanyang palikpik. At dito naman po sa gitna, medyo pointed din, nagkaroon po siya rito ng glossy black na color along with glossy blue. And then ito pong kanyang daytime running light, napakahaba, nandirito po siya located sa itaas. Very attractive din siya kasi nga kitang kita, very visible po yan pagdating po ng day and night time. Well, silipin naman natin itong kanyang headlight. Yan o, sharp din yung edges. Bulb type po yung kanyang ginagamit para po rito sa kanyang headlight. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. May nakalagay naman po rito na flare, which is yung kanyang model name. Tapos may lining po rito na white and then black na decal. Well, dito naman po sa kanyang handlebar cover, no, nagkaroon po siya rito ng parang robotic na design, no. Mayroong mga deep lines rito, may mga deep holes. Nagkaroon naman po rito ng two-tone color combination. So glossy black naman itong kanyang little visor along with glossy blue. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang side cover. Dito sa upper part, ayan o, medyo matulis rin. Nagkaroon po siya ng cutaway design rito. Nagkaroon ulit po siya rito ng muscle. And then, mayroon po tayong makikita rito na Rosie. Tapos may nakalagay po rito na 125 in white color along with blue background. Mayroon po siyang lining rito na white decal. So, mayroon po siyang decal rito na nakalagay sa kanyang palikpik. So, Bruce ko rin, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Nagkaroon siya ng cutaway design rito. And then, ang kagandahan niyan, dito po sa bandang ibaba, no? Nagkaroon po siya rito ng daytime running light na parang diamond display. At dito po sa bandang gitna naman, nandirito naman po itong kanyang turn signals. And then, bulb type din po yung kanyang ginagamit. Pero meron po siyang LED light system rito, no? Itong kanyang mga daytime running light, naka-LED na po yan. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang front fender. Malaki at mahaba, may Rosie naman po rito na decal, yellow color. So glossy naman po yung kanyang paint job. Nagkaroon po siya ng maliit na extension rito. And then pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Well, matte black naman yung color, nagkaroon ulit siya ng Rosie decal dito in yellow color. Pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, so bilog po yung kanilang nilagay rito along with 2-pot caliper na matte black. Ang kanya naman pong mags is Y-type design, matte black din po yung color. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 80x80-14. Ayan, so 80x80-14, saktong-sakto lang po yung kanyang sukat, no, pang city riding condition. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas, dito po sa kanyang semi-digital meter panel. Kasi nga po ito po ay combination ng analog at digital. So digital display may maliit rito sa ibaba. Nandirito naman po itong kanyang analog display para po sa kanyang speedometer. Nagkaroon po siya rito ng mga light indicator. So magkabila naman yan. Pagdating naman po sa kanyang button, dito po sa kaliwa, nandirito itong kanyang high beam and low beam. Ang kanyang horn turn signal selector. At nagkaroon po siya ng chock. Ayan o, so pwede po natin yung gamitin sa mga cold starting. Mas mabilis po siyang paandarin. Nandirito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman, mayroon po siyang engine kill switch. Mayroon siyang on and off para sa kanyang headlight, ang kanyang electric starter sa ibaba. Nandirito naman po itong kanyang front brake. Well, dumako naman po tayo sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with mechanical key system. So gumagamit pa po siya ng susi. And then ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At yun ang kagandahan niyan, no? Included na rin po yung kanyang seat opener. Well, plus 1 yan para sa akin kasi more accessible, no? Pipindutin mo na lang dito, mabubuksan mo na agad itong inyong underseat compartment. Well, dito naman po sa kanan, nagkaroon po siya ng pocket dito na maliit na pwedeng paglagyan ng ating mga coins. Sa kabila naman, medyo mas malalim. So, pwede po tayong maglagay dito siguro mga mobile phones.
Well, sa gitna, nagkaroon naman po siya rito ng sabitan o yung utility hook na kung saan ay pwede nating paglagyan ng mga plastic bags. Nagkaroon naman po siya rito ng mga muscle, no? So glossy blue naman po yan. Sa baba is glossy black naman po siya. At pagdating naman po rito sa kanyang footboard, you know, malawak din. So dito, nandirito naman po yung kanyang battery. So check naman po natin kung maluwag nga ba. Sukatin natin gamit ang ating mga paa. Yon, saktong-sakto lang mga KLM. May space pa rito sa gitna. Pwede nating paglagyan ng mga ibang mga personal belongings na malalaki yung size na hindi kasya rito sa ating underseat compartment. Well, baba muna tayo. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. You know, may nakalagay po rito napakalaking flare in white color along with black background. Nagkaroon ng lining na white rito. And then, naka-imbustong part na to, nagkaroon ng cutaway design. Two-tone color combination, nagkaroon ng carbon finish rito, and then matte black. At mapunta naman tayo rito sa ibaba. Nandirito naman po itong kanyang side stand at ang kanyang center stand. Sa gitna, nandirito naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Rubber cover naman po yung kanilang ginamit rito. At mapunta naman po tayo sa pagkakadesign itong kanyang engine. Matte black po itong kanyang engine cover. At ang kagandahan po rito po sa kanilang scooter ay hindi po nawawala itong kanilang kick starter. Well, malaking bagay yan. Lalong-lalo na sometimes pag humihina na yung battery, palitin na, wala ka pang pambili, pwede mo pa rin gamitin ang inyong scooter through kick starter. At ganito naman po ang pagkakadesign itong kanyang airbag. So matte black naman po yung color. Well, move forward tayo. Mapunta naman tayo rito sa kanyang rear suspension. Equipped po ito ng single shock absorber. Glossy black naman po yung coil spring na kanilang ginamit rito. At mayroon lang naman pong nakalagay rito na black na matte cover. Oh. And then may nakalagay po rito na RSP. Well, dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Matte black naman po yung color nitong kanyang integrated na grab bar. Medyo matulis rin yung kanyang pagkakadesign. At silipin naman natin itong kanyang taillight. Ayan o. Oh. Ang kagandahan niyan mga KLM, no, included na rin po rito yung kanyang turn signals. Unlike other scooter na naka-pop up, pwedeng mabali. Well, kitang-kita natin, no, bulb type po yung kanyang turn signals at bulb type din po itong kanyang tail light. At itong naka-umbok na part na to, no, itong naka-embose, ayan, no, pag sinilip natin, mayroon na rin po pala siyang plate light at may added reflector lights dito sa gitna. And then ito pong kanyang rear fender, ito po yung nagsisilbing kanyang plate holder. At mapunta naman po tayo rito sa kabila. Mayroon na po siya ritong built-in na tire hugger na kung saan ay napre-prevent po natin na tumalsik po yung mga dumi dito po sa other body parts nitong ating scooter. At pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, matte black yung color. Simpleng-simple lang naman itong kanyang heat protection guard. Matte black din po yung kanyang stock pipe. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang mags. Matte black yung color, white type yung design. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 100x70-14. Saktong-sakto lang, no, pang city riding condition. Well, dito naman po sa bandang ibaba, rito sa gitna, nandirito naman itong kanyang color fan cover. Well, ang atin pong Rusiflare 125 ay equipped po siya ng air-cooled. Well, umaasa lang po siya dun sa pan and then sa hampas po ng hangin para po lumamig yung kanyang engine. Kaya ito po ay talagang ideal at ginawa pang city riding condition. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Single color naman po itong kanyang seat cover. Matte black po yung kanyang kulay. At ang kagandahan niyan, napaka-comfortable kasi nga napakalambot nitong kanyang upuan. Well, subukan naman po nating buksan para makita natin kung gaano kaluwag itong kanyang underseat compartment. Yun! Maluwag na din mga KLM, saktong-sakto lang, no. Marami na rin po tayong mailalagay na mga personal belongings rito. At sa bandang itaas naman po, dito po located itong kanyang fuel tank. So every time po na tayo magpapagas, kailangan po nating buksan itong ating upuan. Well, close na po natin. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ang kanilang Rusiflare 125 para malaman natin kung gaano nga ba ito kababa. Dahil nga gaya ng sabi nila ay saktong-sakto daw ito para sa mga flat-footed. Well, kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung ating mga paa below the ground. Kaya talagang masasabi ko na very comfortable ito para sa mga 5 flat and above. At ang presyo po ng ating Rusiflare 125 ay nagkakahalaga po ng 55,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,000 pesos. At mayroon naman po itong 2,450 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Rusiflare 125, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Rusi Tempra Gilig, San Fabian, Pangasinan branch. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation
time starting 8 a.m. until 5 p.m. from Monday to Saturday.